round number one where Tetsara's hurt. Can she hang on? Right hand was delivered in. Finish him. Right hand down the mid. Right hand. Again, right short. Tetsara's going to have a very sore head tomorrow. She keeps a bit. Mula nang naging hari si Manny Pacquiao sa boxing at naging 8th Division World Champion, nagsilabasan na rin ang maraming mga boxers na nagmula sa Mindanao at gustong mayahon ang pamilya sa kahirapan. Isa na nga dito itong may turing na Pacquiao ng mga kababaihan, ang undefeated na tubong Valencia City sa Bukidnon na si Winnie Klein Virano. May 12 wins walang talo at 8 knockouts sa kanyang kartada. Mayroon itong 66% knockout rate na bihira lang sa mga kababaihan na binansagang Amazona dahil sa tapang nito at lakas ng kanyang mga suntok. Matapos na ang kini Verano ang siyam na panalo dito sa Pilipinas at walang talo upang masubok ang kanyang galing, dinayo na ito sa labas ng bansa. Nagtungo ang team ni Verano sa Thailand upang sagupain itong kilabot ng Thai champion na si Muntawi Srisungkram, kung saan tinalo ito ng ating Pinay sa pamamagitan ng desisyon sa laban na naganap sa RCA Space Plus sa Bangkok, Thailand. Nakalipas lang ang 4 buwan mga tol sa kagustuhang makabawi ng mga Thai, muli nilang pinabalik si Verano sa Thailand at dito ay itinapat nila sa kanilang pangmalakasang pambato. Ito ay ang 17 years old na si Kitsara Japukdi na may turing nilang future world champion. Medyo bata pa ito mga tol, ngunit mas matangkad naman ito sa ating Pinay na si Verano. Kaya hindi ito madaling laban sa ating pambato mga tol, dahil sa maliban sa matangkad itong Thai boxer, sa kanilang game plan ay gagamitin daw nito ang mga jabs upang hindi makalapit ang ating si Verano at nadalhin sa distansya ang laban. At sinigurado na nilang may panalo ang laban pagdating sa scorecards. Halika mga boxing fans, ating panoorin kung paano tinapos ng babaeng Pacquiao itong Thai champion sa harap ng mga fans. Again, right short. Sarah's gonna have a very sore head tomorrow. She keeps a bit. Sa laban na ito mga tol, si Verano ay may 10 wins walang talo at 7 knockouts, habang si Katsara naman ay may 4 wins 1 loss at 2 knockouts. Nakataya dito ang WBC Asian Female Flyweight title na ginanap sa RCA Space Plus sa Bangkok, Thailand. Sa round 1 mga tol, agresibo na kaagad itong si Verano na gusto nang tapusin ang Thai boxer, ngunit nagpakita din ng galing ang kalaban. You're doing a good job to close the distance with a straight. Started to land her power punches to the head and to the body. There for Winnie. Keep Winnie at bay as she wheels around to her left. Right hand connects again. Second one just hit the gloves. But good straight right, straight back there from Kitsara. That's the uppercut as well on Kitsara too. Winnie's still pushing forward. Heavy right hands being delivered from Winnie so far in the first round. Good right hook to the body there from Winnie. Again, going to the head. Kitsara. Good hit from Winnie, and Kitsara is a guard dropped even more so. And Winnie again, and Kitsara looks like she's in a lot. Dito sa ikalawang round mga tol, ginalingan na ng Thai boxer ang pag-jab, habang pinag-aralan naman ito ni Verano kung paano pasukin ang matangkad na kalaban. First round, you can see Kitsara was in trouble to land another devastating body shot. There you go there. He just needs to try and set that up. Kitsara trying to land a right hand of her own, but it's way out of range. Good right hand connects there for Kitsara, but Winnie walking straight through it. Going to the head and to the body. And again, Winnie in trouble here, just unable to keep Winnie. Overhand for Winnie and going straight to the body again. Life out of Kitsara. Has not been able to. And there's that jab to the body too, pushing Kitsara back. Kitsara's guard just keeps dropping. Right hand down the middle there. Dahil hirap si Verano patamaan ang mukha ng Thai, pinuntirian naman ng ating Pinay ang bodega ng Thai champion. He's getting tagged forward like that. So left hook again. As soon as Kitsara. Simple basic from Winnie. Looked like a left hook. It's the overhand right. Kitsara landing with the overhand right, catching Winnie's attention. Right hand connects again there for Winnie. When she throws her own punches, when he keeps on sneaking through.
Chapsy. Slowed down quite a bit in this round. Sara landing a right hand, but getting tagged again. Oh, straight away by Wenny, and this seems like deja vu from round number one, where Ketsara's hurt at the end of the round. Can she hang on? Sa round 4, mga tol, marami ng mga malalakas na suntok ang naipatama si Amazuna. Ngunit nagpakita din ng tibay itong hometown boxer. Starting to wobble. Her legs are starting to go. She's showing a chin of steel. She showed a chin of steel so far. Is it going to last? Overhand or straight right combinations. Wenny has demonstrated that throughout. Ball pushes forward. A little bit too far out of range. That's why she keeps on getting counterpoke. Wenny again targeting the body with the jab. She needs to keep going back to the body, in my opinion. Really hurt Ketsara. Ketsara with a slight height advantage, but great. So wide open. So it's easy for Wenny. Sa round 5, mga tol, mas lalong tumitindi ang palitan ng suntok ng dalawang fighters. Ngunit mas malinis ang mga pinapatamang malalakas na suntok ni Kabayan. See who will fare. Wenny again, very accurate with a left hook, right hand, punches, slowing Ketsara down. Again, big punches here being thrown by Wenny. Right hand combination throughout this matchup. Overhand looked like it just missed there. Connected there. And again, the right hand connects twice in a row for Wenny in that combination. Missing to the body. I think she really does need to go to the body more, because that's been, for me, the most significant shot for her that's really hunched Ketsara down and zapped a lot of her energy. And right connects again. There you go, there's that right hand to the body. Jabs the body as well for Wenny. She goes back to it with the right hand. Ketsara firing back. Right hand connects there again for Wenny. Pushing Ketsara back, jabs to the body. Ketsara's corner getting more animated when she lands the right hand as Wenny goes to the body. Both these two exchanging right hands at the same time. Wenny tugs in the body. Good right hand there. Ketsara is hurt. Wenny going back to the body again. Her corner urging her to come forward and keep landing that shot to the body. Sa ika-anim na round, mga tol, medyo naramdaman na ng Thai champion ang mga malalakas na suntok na tumama mula sa ating fighters. Pushing forward on the front foot. Just at the end of the combination. Good jab to the body. Great right hand connects as well for Wenny. But Ketsara really has a big heart. Again, right hand connects flush for Wenny. She keeps on putting her foot on the gas. And here we go. Bit of a stalemate between these two. And point for Wenny. I can't believe Ketsara is still on her feet. One thing she's sure, Ketsara is going to have a very sore head tomorrow. And she keeps on being backed off by Wenny, and that is it. Referee calling a stop to the action, and wise decision. Mula sa mga malalakas na kombinasyon na naipatama ni Virano, tinigil na kaagad ng referee ang laban upang hindi na mapahamak pa ng husto ang kanilang pambato. Nanalo si Virano, mga tol, sa pamamagitan ng technical knockout sa round 6 at naging WBC Asia Female Flyweight Champion. Tungkol naman sa performance ni Virano, mga tol, pwede na kaya itong maging world champion? Pag-usapan na lang natin yan sa baba, at salamat sa inyong suporta. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni Bakbakan, balita niya at laban, mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.